Ting po sa minors, pinapayagan po ba silang muli sa mga establishment under alert level 2? Well, actually, no, ang nakalagay dito, kamukha ng binasa ko po, subject to the reasonable restrictions ng LGU. Wala naman ako nakikitang restrictions sa ibang lugar, no, kaya ako sa aking pananaw ay pupwede. Hindi ko lang na-review yung ginawa ng Pasay kung ang minors ay ni-restrict po nila, no? Pero kung mauuna, kung ma-recall po ninyo, bago magkapaskuhan noon, alert level 2 na po tayo noon, di ba? Ang sabi nga nila, nakawala na raw yung mga bata at yung ating mga lolo't lola, di ba? Kung matatandaan po ninyo yun. Halos ganun na rin po tayo ngayon, no? Kasi ito yung pinapayagan naman, subject to the restrictions on mobility of bawat LGU, and so far, sa pagkakaalam ko, wala naman restrictions except, of course, hindi ko pa po nababasa itong sa Pasay. Opo. Sa ilalim naman po ng alert level 2, ay papayagan na rin po itong traditional sabong. Kung hindi po tututol ang LGU, wala po bang objection sa Metro Manila LGUs tungkol dito? Well, hindi ko pa rin po naiisa-isa ang ating mga LGUs po tungkol dito. No? Hindi ko po sila gustong pangunahan, pero pabayaan mong i-check ko ito, Yusek Rocky. Opo. Chair, paano po yung nasimula ng limited face-to-face sa classes? Ibabalik na rin po ba ito? Makikipag-usap po kami kaagad sa Department of Education, no? Dahil importante po ang ating edukasyon dito. Tandaan po ninyo, bago nangyari lahat ito ay meron tayong pilot at napakaganda ng pilot na natin nung araw. No? Talagang tuloy-tuloy na. Titignan po namin, makikipag-dialogo po kami kaagad kay Secretary Liling Briones at sa kanyang mga kasama kung baka po pwedeng ituloy na rin po natin itong pilot na po na ito. Opo. Chair, dahil alert level 2, nakahanda po ba daw tayo sa pagdagsana naman ng mga tao sa malls at public places? Lalo po ngayon, ayon pa kay Secretary Anyo, ay paniguradong dudumugin naman po itong mga lugar na ito ng ating mga kababayan? Well, handa na rin po kami. No? Actually, ako'y nananawagan sa ating mga kababayan na pag-ingatan naman natin. Bagamat gusto ko i-congratulate ang mga tiga Metro Manila, no? Dahil nakita naman natin, Yusek Rocky, noong hindi na natin kailangan mag-alert level 4 sa Metro Manila. We just stayed at alert level 3 dahil tayo pare-pareho nag-self-regulate. No? Mm. Maaaring maraming na-infect sa atin, nagtumira sa bahay, hindi na lumabas. Pero on our own, no, hindi natin kailangan mag-curfew. Alas 10 pa lang, alas 8 pa lang, halos wala ng tao sa daan, halos nagsasarado mga restaurant. No? Sana naman itong klaseng responsabling pag-iisip, no, yung attitude of being responsible, ay dali na po natin ito. Kung sakali man tayo ay lalabas, pag-ingatan pa rin natin, parati tayo nakamask, yung ating social distance, ang dami na natin pinagdaanan. Ang dami ng U, ang dami ng letra. May South Africa, may UK, may Delta, Omicron, ang dami na. So siguro natuto na po tayo lahat dito. At again, I would like to congratulate everyone for this attitude of self-regulation. At okay, sana dalhin po natin ito. Opo. Kaugnay din po yan ang tanong na ating kasamahan na sa media na si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Mayors daw po in the capital region have agreed not to reimpose a general curfew because many Filipinos are self-regulating when it comes to leaving their homes amid the COVID-19 surge. Do you honestly think that Filipinos in general are self-regulating? Well, ako po'y naobserbahan ko, Yusek Rocky, no? Dahil alam mo, there was a time na ang capacity ay given so much leeway under alert level 3. There was a time na ang pagsarado ng mall ay talagang up to around 10 o'clock. There was a time na talagang nakita ko ang dagsa ng traffic sa Calacang, Maynila. Ngunit, nung bumagsak itong Omicron, pagkatandaan natin ha, itong Delta, ganyan po. Ibig sabihin, 45 days bago siya mag-peak, paganyan po. Mm. Ang Omicron, ganon. Mm. Ibig sabihin ng ganito, taas kagad, baba kagad, dalawang linggo. So, dinagsa tayo ng maraming kaso. Ang mga kababayan natin, hindi na muna kailangan sabihin mag-alert level 4. Dahil yung paghihigpit ng alert level 4, nakita ng dalawang mata natin. Halos walang tao sa EDSA, walang tao sa mall. Hindi muna kailangan sabihin magsarado ng 10 dahil 7, yung iba 7, 8, sarado na restaurant. Yung capacity, halos 10% lang. So that for myself is already self-regulation, no? So I think we are at this stage that we really know how to live with the virus, no? And we must be flexible in all of these things. Sa totoo lang, Yusek Rocky, hindi lang yun eh.
Kung patitignan po natin, kasama na ang polisiya ng gobyerno. We are being flexible here. Dati, isolation. Ngayon, nagkaroon tayo ng home care, hindi ba? Nagbabago na si shift. That is living with the virus. Opo. Sa inyo daw pong pagbabantay sa ating vaccination sites, masasabi niyo rin po ba na tuloy-tuloy itong willingness ng ating mga kababayan na magpabakuna kontra COVID-19? At kumusta rin po yung paghahanda naman ng Metro Manila Mayors dito po sa pediatric vaccination sa darating na Biyernes? Well, yes, handang-handa po tayo rito at ako'y nagko-congratulate. We have hit more than 105%. No? Pero muli, I would like to remind everyone, hindi porke nakadalawang dose po tayo ay fully vaccinated. I would like to remind everyone that for it to be, the efficacy rate of that vaccine, we need a booster shot. No? Ako'y nananawagan na magpa-booster shot na po ang ating mga kabayan. Napaka-importante ito. Kaya sinasabi nila, Chairman, nakaka 105% ka na. Bakit naman puro bakuna pa rin? Hindi po iyon. Kung gusto natin umepekto maigi po ito, makinig po tayo sa mga eksperto. At sinasabi ng mga eksperto, maganda ang dalawang bakuna, pero mas maganda kung talagang may pangatlo tayong booster shot. So ako po'y nananawagan, kaya naglagay kami sa mga strategic area, kamukha ng PTEX, in partnership with DOTR, at titignan pa po namin yung mga ibang lugar, no, para talagang mag-booster shot na rin. At of course, yung pediatrics sa ating mga anak, sa ating mga bata. Opo.